Hello guys, this is Nestor again para sa Oragon Channel, Oragon Vlog. Ngayon guys, nandito tayo sa Oval, sa Ride Park. So sa labas naman tayo magbi-video. Ngayon, yung topic natin is kakaiba, hindi naman lang Australian nursing, pero ano ba yung buhay OFW dito sa Australia? And kung okay nga ba? So, itong video ito dedicated sa mga lahat ng Filipinos na gustong pumunta dito sa Australia, student ka man, o ano man yung plano mong profession, kung meron kang spare ng 5 or 10 minutes of your time, please have a look sa video to. Ngayon, let's go directly to the topic. Yung topic is buhay OFW sa Australia, okay nga ba? So, sinubdivide ko to into limang categories para naman mahimay-himay natin kung okay nga ba dito after ng video to, kung ano yung sa tingin nyo. Yung una is yung living condition. So, yung living condition dito guys sa Australia, okay naman kumpara sa Pilipinas. So, ang background ko pala, Bicolano ako. Tumira ako sa Manila ng mga 5 to 7 years. Yung living condition doon, nanirahan ako sa isang apartment. Thankful ako kasi nandun yung kapatid ko tsaka yung first cousin ko. So, doon ako nakitira sa kanila while I was working sa UST Hospital as a cardiac nurse. So, tapos naging ICU nurse nga ako dito. So, yung living condition doon, medyo mahirap-hirap, lalo na sa Manila. Dito guys, well-regulated. Kung kayo is magiging tenant, mag-share kayo ng apartment with someone, kailangan may certain living space na okay. Tapos, usually valid talaga dito, well-regulated ng mga government agencies na okay yung living condition dito. Ang nagustuhan ko pa dito sa Australia guys, kasi hindi masyadong crowded, syempre okay yung space, hindi masyadong matraffic, may traffic dito sa Sydney, pero kumpara sa EDSA, kumpara sa Manila, wala ang comparable dito. Tapos hindi masyadong polluted. So para sa akin in general, yung living condition, yung space, yung rerentahan mo, yung in general, yung living condition sa Australia, masasabi kong okay. Yung pangalawa guys is yung working condition. Ngayon, sinerte nga ako na yung profession ko is medyo okay-okay, kagaya ng mga accountant, mga engineers, iba pang profession dito sa Australia, mga IT. Pero yung mga kapwa natin Pilipino na gustong pumunta dito na basic yung trabaho, kumbaga nasa housekeeping, cleaning, yung mga janitor, janitress natin, yung mga cook, yung mga sa hotel, okay din naman. Ang alam ko guys, yung working conditions dito is well-regulated nga ng mga certain agencies. Kasi kung nafe-feel nyo na bubuli kayo, nahaharas kayo sa work, may certain part ng organization nyo na pwede kayo magsumbong. O kaya sa New South Wales or dun sa state regulated na agency na in charge sa mga yan, sa mga harassment, sa mga bullying. So yun yung i-approach nyo dito. Yung pangatlo guys is yung healthcare. Kung siswertihin kayo, magtrabaho kayo dito, kumbaga, tapos anong tawag dito, maging permanent resident kayo, yung healthcare nyo is hindi nyo na masyado po problemahin, kasi as a permanent resident, medyo libre na yung mga, yung mga check-ups nyo, yung mga bloods, x-rays, mga ganun, yung basic. Pag emergency pa, kung kailangan mong operahan sa public hospital, operahan ka ng libre. Pero hindi yung mga elective surgeries. Kumbaga may pila doon. Usually mga taon yung hihintayin mo para sa elective surgeries. Ayun. Pero obliged pa rin kayo kumuha ng mga private health insurance kung dating kayo dito. Pero makakover naman yun ng cost ng salary nyo. Yung pang-apat guys is education. So sabi ko nga, so once na maging permanent resident kayo dito, iba kasi yung sa education, yung sa mga plano mag-aral dito, iba yung tuition fee ng international student, mas pataas kumpara sa mga domestic student. Almost kalahati lang yung babayaran pag domestic o resident na kayo dito. So kung student kayo, syempre no choice, para makapag-stay kayo dito, allow kayo mag-work ng 20 hours a week. Kumbaga regulated din yun. So yun, makakapag-ipon-ipon ka rin. So yun, pero yung sa part ng permanent resident, kung permanent resident ka na, tapos yung asawa mo permanent resident na, yung mga anak mo permanent resident na, so hindi mo sila kailangan, pwede mo silang pag-aralan sa public, cause sa public, pwede nyo sila lang guys pag-aralin sa public school, o kaya kung magka-college na sila, mayroon tawag na, tinatawag ditong HEX program, kung saan, parang, parang study now, pay later, kumbaga, babayaran ng mga anak nyo yung tuition fee nila pag nagkatrabaho na sila. So, i-deduct lang sa salary nila paunti-unti yung
yung tuition fee nila nung nag-college sila. Tapos yung last guys, yung pinaka-importante na sa tingin ko gusto nyong malaman kung sapat ba yung salary dito sa Australia. Ang minimum na current wage dito is nasa $19 guys. $18.93 Australian dollar or $19 roughly. Tsaka minimum wage is like nasa $7.20 Australian dollar per, I think that's per week. So roughly makakapag ano ka rin ng $3,000. $3,000+ in a month kung magtatrabaho ka full time sa pinaka basic na pay na to ha. Tapos makakapag-save ka pa rin ng almost $1,500 or nasa 60 to 70,000 pesos roughly kung magtatrabaho ka dito kahit pa pinaka basic pa yung trabaho mo. So so in short, compared sa salary sa Pilipinas, mas mataas talaga definitely dito. Pero syempre guys, sabi nga niyan, kaakibat ng all ng perks na to, nung salary, nung healthcare, nung education, nung living working condition, syempre, ma-homesick pa rin kayo. Part yun ng pagiging OFW, which is kailangan nyo nang i-accept yan. Tapos yung, syempre, yung time sa pamilya nyo, hindi nyo sila ganun makikita kadalas. Kumbaga, ako nga, nakikita ko yung pamilya ko once a year at least. Pero swerte naman, nakapunta na yung pamilya ko dito kasi nga 8 years na ako dito. So medyo stable na rin kumbaga. Anyway guys, I hope nakatulong ng konti ito. So in general para sa akin, siguro isipin nyo bias ako kasi 8 years na ako dito. Sa tingin ko, kung may plano kayong pumunta dito as a student or as under working visa, anuman trabaho nyo sa Pilipinas, kung pupunta kayo dito through an agency dyan sa Pilipinas, I suggest guys, highly check nyo lang kung accredited dyan sa POEA para hindi kayo maloko. Tapos, anong tawag dito? May kaakibat talagang risk. Pero sa tingin ko at the end of the day guys, worth it naman. So anyway guys, kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget na i-like and subscribe dito. Tapos kung may mga gusto kayong topic, ilagay na lang yung questions nyo or yung gusto nyong topic below sa video nito. Again guys, this is Nestor sa Oragon Channel, Oragon Black, coming here from Sydney. And thank you guys for watching. I hope I'll see you guys next time.